Magandang araw mga kaidiya. Magbabaklas tayo ngayon ng iPhone XS Max. Nangyari dito, na-damage sa kanyang touchscreen. Papalitan natin siya ng buo. Tingnan natin kung paano siya palitan. Kung ito ba ay mabilis lang o matagal. Okay, mga kaidiya. Samahan nyo ako kung paano natin ito mabaklas nang walang nadadamage na ibang pyesa. Napakadali lang nito mga kaidiya. Okay, una, babaklasin natin itong dalawang pentalobe screw na to. Gamit lang tayo rito na pentalobe screw. Na 0.8. Isunod, pagnatanggal na natin yung dalawang lock dito na pentalobe screws, subukan natin i-power off total parang gumagana pa yung touchscreen niya. So, power off natin. Okay, nakikita nyo may parang cancel dyan. Subukan natin i-swipe papunta dun sa kanan. So, yung bandang upper part niya, di na nagre-response. So, pag ganito, ingatan na lang natin na ma-short. Kasi no choice eh. Hindi na siya ma-power off. Okay? So, ganun pa man, buksan natin. Okay, sa pagbubukas, pisahan natin dito. Kuha lang tayo dyan ng konting uwang. Then, gagamitin na natin ng plastic spudger. Ayusin ko muna. Once na may insert na, ituloy na natin. Okay, pababa. Slide lang natin to pababa. Okay. Next, kailangan natin ng Y-tip. Ito, pinaka parang letter Y na screw. Then, tanggalin natin dito. Kailangan ma-access muna natin yung battery. Umpisa tayo dito. Nandito yung battery natin. So, dito tayo magbabaklas. Kunin natin ta. Okay, ito yung metal shield niya. Ito yung pinaka battery. Kailangan matanggal natin agad. Okay. Sunod naman, tatanggalin natin ito. Para dito makuha natin yung screen na connectors. Dalawa kasi yan. Kailangan natin matanggal yan.
ay make sure natanggal na yung battery bago tayo mag-angat ng mga connectors. Gamit ang fingernail natin, click, tanggalin lang natin yan. At itong isang camera niya. Speaker pala yung loudspeaker. Yun, tanggal na. Sunod naman na babaklasin natin ay itong loudspeaker niya at yung ibang proximity sensor. So, meron lang itong 1, 2, 3, tatlong lock. So, ganun pa rin ang gamit nating tools. Y-tip. Okay. Then, tatanggalin na natin itong kanyang loudspeaker at saka yung proximity sensor. Take note lang guys ha, kapag bagong bukas or hindi pa napapalitan yung touchscreen dati, so sa madaling salita, first time na buksan, mahirap po tanggalin ito. Gagamit tayo ng hot air dyan, mahinang hot air lang para matanggal yung adhesive nito. Okay? Buo natin siya tatanggalin para maiwasang masira yung ibang cables kasi masyadong marupok ang cables na to. So, yun po yung tip natin dyan. After natin matanggal yung connectors na to, ilalagay na natin sa bago niyang spare part. Ito na yung bago nating spare part. So, GX brand. So, good quality naman siya. Kaya, yan lagi natin ginagamit. Okay, yung pinakamaliit na screw. Dito siya sa unahan. Next. And the last one. So, tatlong screw lang babaklasin natin dito sa luma at ikakabit dito sa bago nating touchscreen. Napakadali lang, di ba? Okay, proceed na tayo. Napakabilis natin magpalit, no? So, ikakabit na natin yung bagong screen natin. Kakabit muna natin dito is itong speaker niya at saka sensors niya. Make sure yung mga connectors natin walang dumi, no? Bago natin ikakabit ulit. Okay? Clip lang natin dyan. Okay, clip lang natin. Press lang ng dahan-dahan, huwag sobrang diin. Alright. So, okay. Kabit na natin yung mga bracket. Lain natin itong mahaba. Then, sunod na natin itong ating next. Okay, tapos na. So, pagkatapos natin makabit lahat ng connector, tatakpan na natin ito. So, magmula rito. Kikita nyo yan. May lock yan. Press lang natin yan.
Sarapin natin. Then, gamit yung pentalobe screwdriver natin, balikan natin yung lock. Yan. Buksan na natin ito. Okay. Nag-Apple logo na siya. Hindi na mapapansin nyo, hindi na natin na tinesting yung ating bagong screen. Kasi tinesting na natin to nung bago pa lang i-deliver sa atin. Kaya sure tayo na gumagana. So sa mga bago, kailangan i-testing nyo muna lahat bago natin ikabit. Yung touch, kung may dead spot yung LCD. Okay. Okay, sa pagtatry ng screen, na bagong screen, try natin tatouch lahat at double check kung mayroong mga dead spot sa mga gilid-gilid. Sa makikita nyo naman yung kung may defect, may parang point na ball pen na nahulugan siya, yun yung mga dead spot. Pero ito okay naman, bukan natin lahat ng side. Okay, so gumagana siya ng maayos. Ibig sabihin, good to go na siya. Okay, mga kaidea. So, ganun lang kabilis magpalit ng iPhone XS Max. Okay, mahirap kayong natutunan. Muli, maraming salamat sa panonood sa ating Ricky's Konting Idea. Hanggang sa muli. Thank you.